So what's up mga ka-friends, no? Good morning po sa inyo lahat mga ka-friends. Dito na po tayo mga ka-friends. Starting a day with smile my friends, mga ka-friends, you know. Mga ka-friends, alam nyo ba mga ka-friends? May pakita ko sa inyo mga ka-friends. Mahirap po yung trabaho naman ito mga ka-friends. Kita nyo lang mga friends, may papakita ko sa inyo mga trabaho mga friends na malupit saka delikado mga ka-friends. Yan mga ka-friends, hirap na ginagawa nila ito mga ka-friends. Ah, ante, naglinis kayo dyan, te? Ah, linis? Testing! Ah, testing! Ano kasi ito eh, vlog. Eh, mag-ingat kayo dyan mga ate, kuya. Tamot! Yan, tayop. Harness. Tama yan, naka-harness dapat yan sila. Para hindi mahulog. Yan, nakatayop po sila sa lifeline. Yan, napakataas po yung ginagawa. Delikado kasi yan eh. Yan si ate oh. Tapang ni ate no. Operator. Oo. Operator, yan si ate operator. Duruin mo ang tapang. Kaya ng babae. So mga ka-friends, nakita niyo mga ka-friends yung ginagawa nila. Sabi nila doon mga ka-friends, naglinis daw sila, nagtitesting. So napakataas. Grabe, napakataas yung nila. Yung trabuhan. Siguro sa 50 meters height. So sa safety procedure naman, nasa sunod naman yung nila, yung compliance regarding sa pagsuot ng full body harness saka naka 100% tie-up, nakatayop po sa lifeline, vertical lifeline mga ka-friends. Saka mga competent personnel po ito mga ka-friends, mga trained personnel mga ka-friends, mga authorized personnel mga ka-friends sila. Kaya dumaan na sa training mga ganyan trabaho, masapa sa mga gondola. Kaya ayos yun mga ka-friends. Tumdaan din sila sa safety induction dito sa sa project. Kaya lahat po ng mga safety standard requirements ay sumusunod naman sila mga ka-friends. Kaya ligtas po sila magtrabaho mga ka-friends. Additional na yun mga ka-friends. Additional ko lang recommended action ko po mga ka-friends. Mga nagtrabaho ng mga gondola no. Dapat kapag kayo yung nagtrabaho ng mga gondola mga ka-friends, pag kayo sumampa sa mga ganyang platform, working platform o gondola, dapat yung mga gondola nyo mga ka-friends, walang yan mga ka-friends, walang nakaharang or nakasabit kung anong meron dyan or nakatakip o nakakaber. Kasi pag once na may malakas na hangin mga ka-friends, yung mga takip yung nakakaber dyan sa gondola na yan, kasi yan, tatama yan sa mga katawan mo ka-friends. Kasi yung hangin, malakas yung tendency, tatama sa katawan mo yan. Ayun, pag nawalan ka ng focus, kasi iniisip mo yung tama ng mga cover, kung ano meron dyan, kung ano pang nakatakip dyan sa mga gondola na yan, dapat clear nyo yan, dapat mga ka-friends. Dapat malinis yung area natin sa gondola. Saka mga ka-friends, dapat yung mga materials natin saka mga tools natin ginagamit, mga power tools, dapat naka-secure dyan mga ka-friends sa tali para to prevent falling objects mga ka-friends, para di mahulog yung mga yung mga materials o kaya mga tools mga ka-friends na ginagamit nila.
dapat yung mga tools, dapat provide sila ng mga belt tools, yung tatawag na sinturon para sa mga tools nila. Dapat meron silang ganung provision, mga ka-friends. Yan, nakita nyo, yan. Tuloy-tuloy pa rin yung paggawa nila, mga ka-friends, no? Kaya, delikado talaga. Pero okay yan. At least, safety first sila. Yun nga, mga ka-friends, dapat bago tayo gumamit ng mga ganyang gondola, mga working platform na yan, dapat lahat ng mga ano kasi yan, mga ka-friends, operated gondola, ibig sabihin machine yung nag-operate, saka may nakakibat na operator yan, dapat certified operator yung nag-operate. So dapat yung una ting gawin, mga ka-friends, bilang worker, no, pag ikay sumapa sa mga ganyang gondola, dapat check nyo muna yung gondola, mga ka-friends. Check nyo yung calibration, calibrated ba yan, nasa good condition ba yung part ng mga gondola na yan, mga ka-friends, or okay ba yung makina ng gondola na yan, mga ka-friends, bago kayo sasampa. Tsaka may checklist yan, mga ka-friends, pinuprovide yung mga checklist na yan, mga ka-friends. Nandun yung mga inspection natin, mga checklist na yan. Kaya lahat ng mga safety inspection natin sa mga regarding gondola, mga ka-friends, dapat masusunod. Kung hindi nasusunod, i-provide, comply natin, mga ka-friends. Yun na naman yun para naiwasan yung mga aksidente, mga ka-friends, no? Yan. Ayos naman yung ano nila. Pakita ko lang sa inyo, mga ka-friends. Yan, mga ka-friends. Kita nyo, mga ka-friends, mataas na kayan. Actually, mga ka-friends, nasa ano to, mga ka-friends, mga nasa 12 floor. Sa 12 palapag tayo ngayon, mga ka-friends. As of now, nasa 12 palapag. Ibig sabihin, napakataas. Pag tayo maulog ito, mga ka-friends, siguradong may kalalagyan tayo, mga ka-friends. So, okay naman. Under the safety controls naman ito lahat, mga ka-friends. Dagdag ko pala, mga ka-friends, no? Pag kayo gumamit pala ng mga ganyang gondola, mga ka-friends, operated gondola, dapat check nyo muna yung ano pala, mga ka-friends, yung SWL. Yan yung tatawag na safe working load, yung capacity po ng gondola, mga ka-friends. Halimbawa, pag yung gondola ay sa only maximum limit ng capacity, sa required only, bawa 200 kilograms, dapat hindi tayo lalagpas sa mga ganong limit. Dapat 180 below. 180 kilograms lang dapat, para may yung 10% na o 15% na allowance is hanggang doon lang sa mga limit. Hindi tayo, bottom line, hindi tayo lalagpas ng 200 kilograms, halimbawa lang, maximum limit ng SWL, safe working load, mga ka-friends. Okay ba yun, mga ka-friends? Sana may natutunan po kayo, mga ka-friends. So, mga ka-friends, papasalamat pala ako sa inyo, mga ka-friends. Tituloy pa rin yung pag-load nyo sa akin, mga ka-friends. Suporta lang po, mga ka-friends. Share nyo lang po yung video na ito, mga ka-friends. Kung ano man ginawa kong video, share nyo lang po. Likes. Para tuloy-tuloy yung paggawa natin, mga video, ka-friends. Sana po may natutunan po kayo sa mga sinasabi ko ngayon. At sana mag-ingat po kayo palagi, mga ka-friends. Tiwala lang ni God, siya ang nakakalam sa lahat. Nandito lang tayo, mga ka-friends. Mamahaba na yung video. Salamat po. Ingat. Bye-bye.